Welcome po muli sa Reyes at Tipin Farm. August 24, 2022 po ngayon. Ayan, so ito po, ipapakita natin yung aftermath ng Bagyong Florita. So ano yung epekto ng bagyo sa ating dragon fruit. Ayan, so ito po ay magdo 2 years old ng mga dragon fruit. Ayan, ipapakita ko rin po mamaya yung mga 5 years old. 4 years old natin mga dragon fruit. Ayan. Yung pagandahan ng kulit dito sa farm po namin, nag-grass cutter po kasi kami nung bago magbagyo, kaya yes, medyo malinis pa yung paligid. Ayan, pero ang pinaka-apektado po talaga yung bunga ng ating mga dragon fruit. Ayan, so minalas-malas po kami dahil nung mga libo yung namukadkad, eh umulan po, ha? So yan, nagiging ganito po yung mga bulaklak kapag habang namumukadkad, eh umuulan. Ayan, so mula hapon hanggang umaga, eh dire-diretso po yung ulan nung namumukadkad sila. So kahit yung plastic na ito na imposible namang kaya namin gawin, then sa umaga tatanggal yung plastic, then i-hand pollinate ularin kasi mawawash out ulit kasi nga dahil sa ulan, diretso po kasi. So yan, number one po ang problema natin pag sa flowering is yung ulan, nawawash out yung mga pollen, namamatay yung bulaklak. So yan po, ano, okay, napakarami po yan hanggang sa harap kanina. Ayan, naglilinis na rin po ako ngayon. Ayan, tinatanggal natin yung mga may fungus. Ayan po, ano? Ayan po sila. So, tatanggalin po lahat yan. Itong mga to. Ayan, nanilaw. So, ganyan po, ano? Napakarami. Ayan. Yung mga nakasurvive naman po ng mga bunga. So, maliliit. So asahan natin na maliliit yung mga bunga, hindi po sila masyadong lalaki. And yung ating mga 2 years old po, yung ating mga 2 years old po is nasa 57 po na poste. And so walang masyadong epekto sa ating mga poste dahil nga sa ang ating mga poste po yon, yung nakahukay po yan is nasa 2 feet. So hindi matitinag yan. So never pa kami sa 5 years po namin or more than 5 years po namin na pag dragon fruit, eh walang poste na natumba ni isa. Ayan, so mahalaga yung pundasyon, no? Ayan, so ito rin, no? Pag may makikita po kayong mga ganito, tatanggalin na rin po. Ayan, yan yung mga suloy po na unnecessary, tinatanggal po yan. So marami na, oh. Meron din po dito sa kabila, oh. Napabayaan. And humaba po sila. Huwag mo natin hayaang humaba sila kasi unnecessary yan. Nangaagaw lang po ng nutrients. So tatanggalin po yung mga suloy na ganyan. Ayan. Although yung ating mga bunga ay apektado, ano? So meron naman na mga lumalabas sa mga panibagong mga bunga. Kaya okay lang po yan. Ang kwan lang dito sa Dragon Farm, tuloy-tuloy lang. Kahit may mga problema, tuloy-tuloy lang, no? Ayan, so rain or shine, umuulan po ulit ngayon. Ayan. Ito naman yung ating mga 4 years old na mga dragon. Ayan, so nilinis ko na po. Tinanggal yung mga nanilaw. Ayan, no? So parang walang masyadong epekto pero actually meron. So napupungos yung mga sanga, tapos yung mga bunga po talagang liliit, lalo kapag yung kwan nga, kapag umuulan po na namumukadkad sila. Ayan, timing, napaparting yung bagyong time na yun nung namukadkad sila, no? Ayan. So expected po na medyo maliliit po yung mga bunga ng ating mga dragon fruit. Ayan, so sa mga nakapansin, may mga kalamansi po dito pala, no? So minamarkot po pala namin to. Ayan, so hindi namin basta-basta pinuputol. Para pag markot po, eh marami ng bunga kaagad.
pag-i transplant. So yun pong i-cure ng ating mga 4 years old sa ngayon. Ito naman po yung ating mga 5 years old mga dragon fruit, no? Ayan, so matibay po, no? Lalo po itong mga bandang harap ng mga poste kasi malalim po talaga ito noon. Ayan, tinambakan po namin kaya ayan, parang mababa na yung mga poste ngayon kasi pinalaliman namin itong mga nagdagdag namin ng mga lupa po dito. Baga tinabunan po namin. Ayan. So yan na po tsura nila, no? Yung mga bunga. Puro harvest na po bukas yung iba. Ayan, no? Mulching na rin po kami, no? Yan, so matibay po ang mga dragon po. Talagang maganda rin po yung ginawa ninyo sa inyong mga tanim. Ayan po. Ayan. Isang tanim po namin na apektado, yung isang guwapol namin medyo natumba. Pero yan, pinatayo na po namin. Ayan. Ayan. Ito nga pala yung ating bahay, no? Hopefully, pag nakuha na po namin yung papel ng lupa dito, pasok po namin sa pag-ibig para at least matapos na po yung bahay. Ayan. And yan, sa mga papasyal, pwede po kayong ayan, magpapayin po. Ayan, no? So, yun lamang po ngayon sa video na ito. Salamat po sa inyong panonood. God bless!